sa kamay mismo ng kanyang tiyahin. Namatay ang isang batang isang taong gulang pa lamang. Pag-amin po ng tiyahin, binalot niya ng tape at damit ang bata, saka isinilid ng ilang oras sa kabinet bago siya natagpuan sa kalapit na kanan. Wala raw kasing tigil sa kaiyakang bata, kaya pinatahimik ng tiyahin na aminadong lulong noon sa droga. Nakatutok si Salima Refran, Lex Cruiser. Masayahin at bibong bata ang isang taong gulang na si Brian Jason Agustin o Pau-Pau. Kahapon ay nireport ng kanyang lolang nawawala ang bata. May nag-text din na humihingi ng 3,000 pesos kapalit ni Pau-Pau. Pero amang ngiti ni Pau-Pau, hindi na masisilayan. Hating gabi nang matagpuan ng bata, wala nang buhay sa kanal sa labas ng kanilang bahay sa Caloocan. Ayon sa SOCO, 5 hanggang 6 na oras ng patay ang bata nang madiskubre. At ang sospek, mismong tiyahin ng bata. Nakagamit po kasi ako ng droga. Kaya ako po nagawa yun. Nainis daw si Maria Ruth Mariano kay Pau-Pau dahil sa walang tigil na kaiiyak. Maliligo na po kasi ako. Wala po naiwan dun sa bata na nasa kuna. Sobra inis ko po, kinuha ko po at binalutan ko na tape po tsaka damit. Tsaka ko po tinago sa cabinet. Tapos? Tapos magtitipo ng ating kami. Tsaka ko na po nilabas. Di maipaliwanag ang pighati at galit ng nanay ni Pau-Pau. Walang laban yung anak ko, papatayin niya. Hindi yung rason para gawin niya sa anak ko yun. Yung natural bata, iiyak. Kumiyak naman yung anak niya eh. Pero sana hindi naman niya ginawa yun. Hindi sapat yung pagingin ng tawa dahil buhay po yung kinuha ko sa kanila. Hindi naman po maipapalik yun. Pero sabi naman po ako humihingi ng tawad eh. Humihingi po ako ng tulong na baka magbago po ako. Gusto ko po magsimula ako na para sa dalawang anak. Ayaw kasi lumaki yung anak ko na walang ina. Mensahe ni Maria Ruth sa kanyang pamangkin. Pau-Pau! Titita to! Sorry sa nagkama ko sa yun. Hindi ko na sinasadya. Talagang may nagkutong sa'yo kung ba't ko nagkama yun sa'yo. Sana. Reklamong murder ang kinakaharap ni Mariano. Para sa PNP, maging aral sana sa mga pamilya ang nangyari sa batang si Pau-Pau sa epekto ng ilegal na droga. Kung meron tayong nasa pamilya o kaanak na nalulong sa droga, tulungan natin ito sa pamamagitan ng pag-surrender, sa pamamagitan ng pag-voluntary rehab. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.